Chapter 6, My Suitor and Boss. Dahan-dahan na iminulat ni Jana ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa tabi niya. Akala niya ay nasa tabi niya pa si Luis. Bumangon siya sa pagkakahiga. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at lumabas siya ng kwarto ni Luis. Pagkalabas ni Jana ng kwarto ni Luis, ay may naamoy siya na niluluto na pagkain. Pagkababa niya ng hagdan, ay nakita niya si Luis na nagluluto. Napansin naman siya ni Luis at binati siya nito. Good morning! Good morning din! Bati din ni Jana. Lumapit siya at tiningnan ang niluluto ni Luis. Bigla naman siyang nahiya dahil si Luis ang nagluluto ng kanilang umagahan. Pasensya na at ngayon lang ako nagising. Paumanhin ni Jana. Wala yun. Tugon naman ni Luis habang abala pa rin sa pagluluto. Nagkatinginan silang dalawa nang makarinig sila ng busina mula sa labas ng bahay. Napatingin si Jana sa orasan na nakasabit sa dingding. Nanlaki ang mata niya nang makita niya ang oras. Naalala niya na sabay silang papasok nila Alvin. Bakit? Takang tanong ni Luis sa kanya. Imbes na sagutin ni Jana ang tanong ni Luis, ay mabilis na pumunta siya sa may bintana at sumilip. Nakita niya si Alvin na nakasandal sa sasakyan nito. Lumingon si Jana, ngunit napahawak siya sa kanyang dibdib nang pagharap niya ay nasa likod niya si Luis. Sino yun? Tanong ni Luis. Si Alvin, naalala ko na sabay kami papasok. Kayo lang? Wika ni Luis habang nakakunot ang noo nito. Hindi, may kasama kami. Depensa ni Jana. Sabihin mo sa kanya na hindi ka papasok ngayon. Sabihin mo na masama ang pakiramdam mo. Utos ni Luis sa kanya. Pero... Sino susundin mo? Ako na boss mo o siya? Wala namang problema sa'yo dahil boss ka. Pero baka mahalata nila tayo kapag parehas tayong wala sa opisina. Rason pa ni Jana. Okay. May point ka naman. Sabihin mo sa kanya na pumasok muna dito sa bahay. Utos ni Luis sa kanya. Hindi pwede. Mas lalo niyang malalaman na magkasama tayo dito kung nandito ka. Hysterical ni Jana. Napatawa naman si Luis. Doon lang muna ako sa kwarto ko. Kinuha ni Luis ang isang plato na may laman ng pagkain. Go, patuloy mo na muna ang bisita mo. Sabay lakad nito paakyat sa kwarto nito. Nang wala na sa paningin ni Jana si Luis, ay agad na pumunta siya sa main door at lumabas. Pagkalabas niya ay binuksan niya rin ang gate. Pasensya na, late ako nagising eh. Dahilan ni Jana. Okay lang, hindi naman ako gano'ng nagtagal dito. Sumilip naman si Jana sa loob ng sasakyan at nakita niya sina Roxy at Jerry. Ngumiti siya sa dalawa at kumaway. Tara, pasok kayo! Yaya ni Jana sa tatlo. Hindi naman tumanggi maski isa ang tatlo at pumasok ito sa loob ng bahay. Wow! What a beautiful house! Ang gara ha! Ang yaman mo pala, Jana! Saad ni Jerry. Ngumiti lang si Jana bilang sagot. Maupo muna kayo dyan sa sala. Pumunta si Jana sa kusina. Kumain na ba kayo? Tapos na po, pero kung yayain mo kami kumain, why not? Ani Roxy. Napangiti si Jana. Nakita niyang madaming niluto si Luis, kaya naman ay niyaya niya na ang mga ito. Habang sila ay kumakain, ay panay ang daldal ni Jerry. Ikaw lang ba mag-isa dito? Tanong ni Jerry. Hindi, kasama ko kuya ko dito. Pagdadahilan ni Jana. Wow, I'm sure gwapo kuya mo. Nandito ba siya ngayon? Interesadong tanong ni Jerry. Magtigil ka nga, Jerry. Umaanda na naman yung pagkalandi mo. Awat ni Roxy. Curious lang naman ako. Sabay nguso ni Jerry. Nasaan kuya mo, Jana? Takang tanong din ni Roxy. Kita mo yan, ikaw rin pala. Hirit ni Jerry. Na-curious din ako. Sagot ni Roxy. Wala siya dito. Lagi siyang busy. Dahilan ni Jana. I see. Sabay tango ni Roxy. Napatanong talaga ako dahil wala man lang ako makita ni picture ng kuya mo dito. Kasi? Napakamot sa ulo si Jana. Gusto kasi ni kuya na malinis ang bahay. Ayaw niya ng maraming dekorasyon sa sala. Napaka-usi pala yung kuya mo. Mahihirapan makahanap yan ng katulad niya. Saad ni Roxy. Tanging nasambit ni Jana. Hindi rin nagtagal at natapos na silang kumain.
Nasa sala sina Alvin, Roxy at Cherry na nanonood ng TV, habang si Jana naman ay naliligo na. Minutes have passed, natapos na rin si Jana. Ngayon ay ready na silang umalis. Habang nasa daan sila ay nagbibiruan lang sila. Hindi ina-expect ni Jana na ganito kasaya ang magkaroon ng kaibigan. Nang makarating sila ng opisina, ay panay lang ang kanilang pag-uusap. Ay, absent pala si Sir Louis ngayon! Sambit ni Jerry. Okay lang yon, at least alam na natin na tao siya at nagkakasakit din. Saad ni Roxy. Napansin ni Jana na mabilis na napalingon si Roxy nang marinig ang pagtikhim sa likod nila. Maski siya ay napalingon at gulat na nakita niya si Luis. Hi sir! Good morning po! Bati ni Roxy. Get back to work. Masungit na sabi ni Luis at naglakad na ito papunta sa opisina nito. Hindi mo sinabing nasa likod ko si Sir Luis! Matalim na titig ang ibinigay ni Roxy kay Jerry. Alam mo, fake news ka! Nagulat lang din ako! Alangan sa inyo, sampa kita! Sarkastikong sabi ni Jerry. Tama na yan. Awat ni Alvin. Hindi umimik si Jana at inumpisahan niya na lang ang kanyang trabaho. Lumipas ang ilang oras ay lunchtime na nila. Masaya si Jana at nakasama na siya sa paglunch ng tatlo. Now, they were talking about their team building. San kaya tayo magti-team building? Excited na tanong ni Jerry. Siyempre, beach! Gatong ni Roxy. Hindi maintindihan ni Jana kung ano ang team building. Hala, Jana! Hindi mo alam ang team building? Pagtataka ni Roxy. Umiling si Jana dahil hindi niya naman talaga alam kung ano yun. Explain mo, Alvin! Pagpasa ni Roxy. Napatingin naman si Jana kay Alvin nang ito ay magpaliwanag. Ang team building ay parang bakasyon lang. Simpleng paliwanag ni Alvin. Ang galing! Napakagaling naman mag-explain yan! Sarkastikong sabi ni Jerry habang tumatawa. Ang haba ng paliwanag mo! Dagdag pa ni Roxy. Ano pa bang dapat ko ipaliwanag? Kailangan pa bang nobela? Masungit na sabi ni Alvin. Hindi! Okay na yun! Direct to the point na! Sang-ayon ni Roxy. Ngayon, naintindihan na ni Jana. Sama ka, Jana! Tanong ni Roxy sa kanya. Biglang sumagi sa isip niya si Luis. Eh, hindi ko pa alam. Nye, bukas na yun. Sayang kung hindi ka kasama. Hindi mo mai-enjoy. Ani Roxy. Pag-iisipan ko. Diin pa rin ni Jana. Ano ka ba, Roxy? Malay mo, surprise tayo ni Jana at kasama pala siya. Singit ni Jerry. Oo nga no, sang-ayon ni Roxy. Kumain na nga kayong dalawa. Tandaan nyo, break lang natin. Singit ni Alvin kina Roxy at Jerry. Napangiti na lang si Jana sa kakulitan ng dalawa. After break, bumalik na ulit sila sa opisina at ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho. Napatingin si Jana sa kanyang relo at malapit na naman ang kanilang uwian. Pasimpleng sumulyap siya sa opisina ni Luis. Idinaan na lang niya sa text na mauuna na siyang umuwi. Jana, tapos ka na? Napatingala si Jana kay Roxy na may dala ng bag. Ah, oo! Sabay ayos ni Jana ng kanyang nagkalat na mga papel sa desk niya. Nang matapos na siya sa pagliligpit, ay kinuha na niya ang kanyang bag. Sabay na umalis silang apat sa opisina. Sumakay na sila ng elevator. At habang sakay sila ng elevator, ay bigla na lang napag-isipan ni na Roxy at Jerry na uminom bago umuwi. Ngunit dahil kasama siya, ay wala na siyang magawa kundi ang sumama na lang. Sa bar, nakahanda na ang kanilang iinumin na alak, pero kay Jana ay juice lang. Hindi ka talaga umiinom ng alak, Jana? Panimula ni Jerry. Hindi eh, sagot naman ni Jana. Good girl naman this girl, singit ni Roxy. Bahagyang ngumiti si Jana. Hindi ka kasi good girl, banat naman ni Jerry. Nakatingin lang si Jana kina Roxy at Jerry. Ngunit napatingin siya kay Alvin nang kausapin siya nito. Pinalaki kang mabuting anak. Ha? Paano mo nasabi? Pagtataka ni Jana. Dahil alam mo kung ano ang bawal sa'yo. But you see, you tried to come to this kind of place. Paliwanag ni Alvin. Oo, pinalaki nila ako ng masunurin. Ani Jana. So, let's change the topic. Pag-iiba ni Alvin. Are you single or in a relationship? Single, sagot naman ni Jana.
Okay, next question. Nagkaroon ka ba ng mga dating naging boyfriend mo? Sunod pang tanong ni Alvin. Yo, pagsingit ni Roxy. Kalma lang, Alvin. Nagtatanong lang naman ako, dahilan ni Alvin. Oh, talaga lang ha? Sabat ni Jerry na may panluloko sa ngiti nito. Tumingin si Alvin kay Jana. Never mind. Uminom na lang si Jana ng juice. Madaling araw na silang natapos sa pag-uusap. Lasing na si Roxy at Jerry. Inaalalayan ni Jana at Alvin ang dalawang lasing na papunta sa sasakyan. Nang maisakay na nilang dalawa sina Roxy at Jerry, ay sumakay na din silang dalawa at pinaandar na ni Alvin ang sasakyan. Habang nasa daan sila, humingi ng paumanhin si Alvin sa kanya. Sorry at nadamay ka sa mga kalokohan itong dalawa, paumanhin ni Alvin. Teka, hindi ka ba hanapin ang kuya mo? Biglang napagtanto ni Jana na hindi niya nasabi kay Luis na hindi muna siya umuwi. And na-text ko naman na sa kanya, pagsisinungaling ni Jana. Tumango naman si Alvin bilang sagot at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Unang hinatid ni Alvin sina Roxy at Jerry. Ngayon na silang dalawa na lang ang nasa loob ng sasakyan, biglang tumahimik ang kanilang paligid. Awkward, kumbaga. Pero nakapasok na sila ng subdivision at nakarating na sila sa bahay ni Luis. Napatingin si Jana sa loob ng bahay. Nakabukas ang mga ilaw. Bumaba na siya ng sasakyan, ngunit bumaba rin si Alvin ng sasakyan nito. Maraming salamat sa paghatid. Pagpapasalamat ni Jana kay Alvin. Wala namang problema. Jana, napahimas si Alvin sa batok. Gusto ko nang sabihin ito sa iyo pero nawawalan ako ng lakas ng loob. Pero ngayon na siguro ang time. Nung unang nakita kita sa opisina, nabighani na ako sa iyo. Pwede ba kitang ligawan? Hindi makapaniwala si Jana sa pagkoconfess ni Alvin sa kanya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang may nagtangkang manligaw sa kanya. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Ano nga ba ang isasagot niya? Sobrang bilis ng puso niya. Gusto niya rin si Alvin, pero hindi niya alam kung ano. Tinitimbang niya ang nararamdaman niya kay Luis at Alvin. Alam naman ni Jana na si Luis ay mapaglarong lalaki, pero mabait naman ito. Ngunit si Alvin, ibang-iba kay Luis. Nakapagdesisyon na siya. Oo, tipid na sagot ni Jana. Nakita ni Jana ang pagngiti mula sa labi ni Alvin. So, bukas, susundin na kita. Wika ni Alvin. Ngumiti si Jana at tumango. Ngumiti silang pareho sa isa't isa. Hindi alam kung sino ang unang magpapaalam. Pero bago yun, ay napalingon silang dalawa sa taong nagsalita. Anong oras na? Nanlaki ang mata ni Jana nang makita niyang nasa gate si Luis at walang emosyon ang mukha nito. Puno ng kaba ang nararamdaman niya na tuluyan nang malaman ni Alvin ang totoo. Sir Luis? Gulat na sabi ni Alvin. Aha, ikaw ang kapatid ni Jana? Gulat pa rin ni Alvin na tanong na ani mo'y hindi pa rin makapaniwala. Tumingin si Luis kay Jana at ibinalik ulit ang tingin kay Alvin. Stepsister. Hindi akalain ni Jana na magaling magsinungaling si Luis. Pero nagpapasalamat siya at nakagawa ito ng paraan. Ngayon na nalaman mo na, huwag mo ipagsasabi kahit kanino. Saad ni Luis. Tumango naman si Alvin. Ano? Sir Luis, mauna na ako. Tumingin pa ito kay Jana. See you tomorrow, Jana. Sige, ingat ka. Ani Jana. Hinintay muna makaalis ni Jana si Alvin. At nang makaalis na ang sasakyan nito, ay papasok na sana siya. Ngunit nakaharang sa gate si Luis. Luis, okay ka na ba? Pumasok ka kasi kanina. Baka... Hindi na natapos ni Jana ang sasabihin nang magsalita si Luis. Hindi ako a-absent kahit may sakit ako. Nagpahinga lang ako saglit at late na ako pumasok. It's my company, so I will have the choice if I will go to work or not. Now, the issue here is, why are you late? Mahabang litanya ni Luis. Pasensya ka na, nakalimutan kong sabihin. Paghingi ng paumanhin ni Jana. Malalim na pagbuntong hininga ang narinig ni Jana kay Luis. Imbis na magsalita pa ito, ay pumasok na ito sa loob ng bahay. Sumunod na rin siya at isinara ang gate at pumasok na rin sa loob ng bahay.
Sa isip-isip ni Jana ay galit si Luis dahil sa nangyari. Madaling araw na at hindi ganito ang oras ng uwi ng isang matinong babae. Kahit papaano ay naisip niya na kargo pa rin siya ni Luis kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Nang nasa loob na sila ay nagtanong sa kanya si Luis, "Kumain ka na ba?" "Kumain na ako," sagot naman ni Jana. Bigla niyang naalala na mayroong team building bukas at gusto niyang sumama. "Ano, Luis, pwede ba akong sumama sa team building?" "Team building?" ulit ni Luis. "Oo, bukas na kasi yun. Kasama ko naman sina Alvin." "Hindi pwede." May diin na sabi ni Luis. "Sige, sabihan ko na lang sila. Punta na ako sa kwarto ko." Pagkasabi ni Jana na yon ay biglang nagsalita si Luis. "You can go, pero sasama ako." Nagulat naman si Jana at napatingin kay Luis. Magtataka sila. "They won't. Si Alvin ang susundo sa yon, di ba? At ang napag-usapan namin ni Alvin ay hindi dapat makalabas. Tanging siya at siya lang ang nakakaalam." Pahayag ni Luis. Tumango naman si Jana at ayaw niya nang magdahilan pa. "Pasok na ako sa kwarto ko." Hindi maalis sa isip ni Luis ang sinabi ni Alvin kanina kay Jana. Lalo na at pumayag si Jana na manligaw si Alvin sa dalaga. Ngayon, mayroon na siyang karibal. Kinabukasan, nakahanda na si Luis. Ngunit hindi pa lumabas sa kanyang kwarto dahil hinihintay niya ang pagkatok ni Jana mula sa labas ng kanyang pinto upang magpaalam ito sa kanya. Maya-maya lang ay nakarinig si Luis ng mahinang katok at bahagyang binuksan lang ni Jana ang pinto. Nakita ni Luis ang pagsilip ni Jana sa kanya mula sa nakaawang na pinto. "Luis, alis na kami," wika ni Jana. "Okay," tipid na sagot ni Luis. Pagkalabas ni Jana ng bahay ay naghihintay naman sa loob ng sasakyan sina Alvin na nasa driver's seat, si Roxy at Cherry na nasa back seat. Pumasok na si Jana sa passenger seat at dito na upo at pinaandar na ni Alvin ang sasakyan. Habang nasa daan sila, hindi maalis ang topic nila sa kunwaring kuya ni Jana na si Luis. "Akala ko makikita ko na kuya mo, Jana," dismayadong sabi ni Roxy. Nagkatinginan sina Jana at Alvin. "Nakita ko na kuya ni Jana." May lokong ngiti sa labi ni Alvin nang biruin niya si Roxy. "Ano? Ang daya naman!" Pagkadismaya ni Roxy. "Masyado kasi siyang gwapo at baka ma-inlove ka sa kuya ni Jana. Alam mo na, paghabulin ng babae. Kaya iwas ang kuya niya." Pagbibiru pa ni Alvin. Pinipigilan ni Jana ang pagtawa niya dahil sa pang-aasar ni Alvin kay Roxy. Lumipas ang ilang oras ay nakarating sila sa isang beach. Namangha si Jana sa nakita niyang napakagandang dagat. Lumabas na sila ng sasakyan at tanaw pa rin nila ang ganda ng dagat. "Wow! Ang ganda dito!" manghang sabi ni Roxy. May pumarada na sasakyan katabi sa kanila at napalingon sila dito. Lumabas mula sa sasakyan nito si Luis. "Oh!" Sabay turo ni Roxy kay Luis at napaatras pa ito. "Sir Luis!" Napansin ni Jana na normal lang si Luis. "I didn't know that you were all here too," wika ni Luis. "Team building po, sir," pagsulpot ni Jerry galing sa likod ng sasakyan ni Alvin habang buhat nito ang hindi naman kalakihan na basket. "Kayo po, sir." Sandaling napatingin kay Jana si Luis at ibinalik ang tingin ulit kay Jerry. "I'm meeting someone," simpleng sagot ni Luis. "Well then, I have to go." Pagkaalis ni Luis ay parang may bubuyog sina Roxy at Jerry na nag-uusap habang papunta ito sa cottage. Samantalang sumunod naman si Jana sa dalawa. Pero sa kanyang paglalakad ay nakahabol si Alvin at nakasabay siya nito. "Overprotective pala kuya mo," ani Alvin. "Ah, oo," sagot na lang ni Jana. Nang makarating na sila sa cottage ay inilapag na nila ang mga kagamitan nila. Ang ibang mga katrabaho nila ay nandun naman sa ibang cottage. Ang iba ay naghahanda na ng mga kakainin nila. Ang iba naman ay naglalaro sa gilid ng dagat. Ang iba ay nagsuswimming naman. "Jana, halika na, magpalit na tayo ng damit. May damit ka bang pang-swimming?" wika ni Roxy. "Meron naman," sagot naman ni Jana. "Tara na!" yaya ni Roxy.
Tumango si Jana at inilabas niya mula sa bag niya ang kanyang susuoting panligo. Pumunta silang dalawa ng banyo at nagpalit ng damit. Isang plain white t-shirt at shorts ang suot ni Jana. Samantalang si Roxy ay lakas loob na nakatupis ito. Bumalik na sila ng cottage nila at panay ang asar ni na Jerry at Alvin kay Roxy. Lakas na loob mo ha! Asab ni Jerry kay Roxy. Anong gamit nito kung hindi ko susuotin to, Aber? Piluso pong sabi ni Roxy. Haawat na! Mag-umpisa na naman kayong dalawa! Suway ni Alvin. Tumigil naman sina Roxy at Jerry sa kanilang pag-uusap. Matapos yon ay naging busy sila sa kanilang ginagawa. Sumapit ang tanghalian nila at lahat ay gutom na. Kumain muna sila at matapos din yon ay nagpahinga muna sila. Ang iba naman ay patuloy naman na lumangoy sa dagat. Nakaupo lang si Jana at pinagmamastan ang mga taong nagtatampisaw sa dagat. Nag-e-enjoy ka ba? Tanong ni Alvin sa kanya. Nag-e-enjoy ako. Ang saya pala. Wika ni Jana. Sobrang saya niya ngayon. Guys! Tawag ng isang katrabaho nila sa kanilang lahat. Let's play a game! Woo! Sigaw ng mga katrabaho nila. Lahat ay excited at ito ang gustong-gusto ng lahat, ang palaro. Sali tayo, guys! Yaya ni Roxy, nahalatang game na game. Nako, hindi na! Tanggi ni Jana. Huwag mong pilitin si Jana kung ayaw. Singit ni Alvin. Hindi ko naman pinilit si Jana, niyaya ko kayo, remember? Kung ayaw nyo, di ko naman kayo pipilitin. May point naman si Roxy at naintindihan naman ni Jana yon. Nagsabi lang siya kaagad. Dahil wala siyang kaalam-alam sa magiging laro. Sige, payag na ako, ani Jana. Sigurado ka? Baka napipilitan ka lang, wika ni Alvin. Naisip ko na kaya tayo nandito upang mag-enjoy, dahilan ni Jana. Yes! Kayong dalawa, game ba kayo? Tukoy ni Roxy kina Jerry at Alvin. Wow, yeah! Handa-handa na ako, tugon ni Jerry. Ikaw, Alvin, tanong ni Roxy kay Alvin. Ano pa nga ba, edi go? Sagot naman ni Alvin. Nag-umpisa na ang palaro. Mas lalong nag-enjoy si Jana. Halos lahat naman sila ay nag-e-enjoy. Lumipas ang ilang oras at umabot na ng hapunan. Ay natapos na sila sa paglalaro. Lahat sila ay pagod galing sa paglalaro at nagpapahinga na ngayon. Maririnig ang mga alon sa dagat at hangin na tumatama sa kanilang balat. Para kay Jana ay hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na ito. Biglang napapikit ng mata si Jana nang may pumasok sa mata niya. Bakit? Ano nangyari? Tinig ni Jana na sabi ni Alvin. May pumasok sa mata ko. Kinusot-kusot ni Jana ang mata at nagbabakasakali na mawala ang pumasok na kung ano sa mata niya. Humarap ka sa akin at hibang ko. Humarap naman si Jana kay Alvin. Dahan-dahan na iminulat niya ang mata niya at hinipa naman ni Alvin ang mata. Oy, oy, oy! Ano yan? Pagsulpot ni Jerry. Baliw! May pumasok sa mata ni Jana. Hinihipan ko lang. Mabilis na pagdadahilan ni Alvin. Talaga lang, ha? Saad ni Jerry na hindi na kumbinse sa sinabi ni Alvin. Timang ka talaga. Kita mong nakapikit si Jana at nahihirapang imulat ang mata. Sa narinig ni Jana ay sumingit na siya. May pumasok talaga sa mata ko. Ay, sorry naman. Sige na, maiwan ko muna kayo. At umalis na si Jerry. Bumalik sa pag-ihip sa mata ni Jana si Alvin. At sa pagkakataon na ito, ay nawala na ang sakit sa mata ni Jana at naimulat niya na ang kanyang mga mata. Salamat. Pagpapasalamat ni Jana. No problemo. Balik din ni Alvin. Si Sir Luis! Si Sir Luis! Nandito si Sir Luis! Saad ng isang babaeng katrabaho nila. Napatingin naman si Jana sa hindi kalayuan sa kanilang cottage. Nakita niya si Luis na may kasamang ibang babae. Siguro girlfriend niya, sa isip ni Jana. Pero naawa si Jana sa kasama na babae ni Luis dahil hindi nito alam na babaero ito. But at the same time, bigla rin siyang nalungkot nang hindi niya alam. Iniisip niya na siguro ay dahil pinaglalaruan din siya ni Luis. Girlfriend ng kuya mo? Tanong bigla ni Alvin sa kanya. Hindi alam ni Jana ang isasagot niya. Hindi ko alam. Baka girlfriend nga siguro niya. Nge, bakit hindi ka sigurado? Di ba kayo close?
Hindi na masagot ni Jana si Alvin. Hindi siya katulad ni Luis na magaling gumawa ng kwento. Sorry, hindi na dapat ako nagtanong pa. Paumanhin ni Alvin. Ngumiti lang si Jana kay Alvin. Kain na tayo? Pagyaya niya na lang dito. Lumalim pa ang gabi at oras na ng kanilang pagtulog. May kanya-kanya silang dala ng mga tent. Ngunit si Jana ay wala. Nahihiya naman niyang sabihin kay Roxy na sa tent na lang niya ito makikitulog. Lalo na at pansin niya na maliit lang ang tent ni Roxy at mukhang hindi sila magkakasyang dalawa doon. Nasaan ang tent mo? Tanong ni Alvin. Ha? Ano? Hindi masabi ni Jana kay Alvin dahil nahihiya siya at hindi siya pwedeng makitulog sa tent ni Alvin kahit malaki ito dahil baka asarin lang sila ng mga katrabaho nila. Wala kang dala? Wala. Nahihiyang sabi ni Jana. Napansin ni Jana na palinga-linga si Alvin na sa tingin niya ay may hinahanap ito. Jerry, buti dumating ka na. Nakita naman ni Jana ang kaparating na si Jerry. Oh, bakit? Tanong naman ni Jerry. Doon ka lang sa tent ko matulog. Wala kasing dala si Jana na tent. Doon muna siya matutulog. Paliwanag ni Alvin. Ganun ba? Wala mong problema. Sa pagsabi ni Jerry na yon ay pumunta na ito sa tent nito at kinuha ang ibang gamit at inilipat sa tent ni Alvin. O diba, may matutulungan ka na. Saad ni Alvin kay Jana. Nagpasalamat ulit si Jana kay Alvin. Ngunit nahihiya siya sa pagtulong sa kanya nito. Pero natouch naman siya sa ginawa nito. Mas lalong humanga pa siya kay Alvin. Nagpaalam muna siya kay Alvin at pumunta muna siya sa tent ni Jerry upang ilagay ang gamit niya. Nang nasa loob si Jana ng tent ni Jerry, kinuha niya sa kanyang bag ang cellphone niya. Ngayon niya lang ulit nahawakan ang cellphone niya. Hindi niya naisip ito dahil abala sila sa kanilang ginagawa. Nakita niya ang text mula kay Luis. Tagtad ng message ni Luis magmula pa kanina. At ang huling text nito ay pinapupunta siya ni Luis sa hotel at inilagay din dito kung anong room number nito. Agad nireplyan ni Jana si Luis at humingi siya ng paumanhin dito dahil hindi nga hawak ang cellphone niya magmula kanina. Jana! Napabitaw si Jana sa kanyang cellphone at nahulog ito sa papag. Napalingon siya sa taong lumitaw sa tent. Tarantang kinuha niya ang cellphone niya at itinago sa bag niya. Nakakagulat ka naman, Roxy! Sorry naman, may activity pa raw. Sama ka? Pagyaya ulit sa kanya ni Roxy. Ha? Sige! Pagpayag niya at lumabas na siya ng tent. Nakita ni Jana na nakapalibot ang mga katrabaho niya sa isang apoy na magsisilbing ilaw nila. Parang camping lang. Naupo si Jana sa tabi ni Alvin. Naiwan ang isip niya sa tent dahil hindi niya na naman nasabi kay Luis na mamaya na siya pupunta. Okay guys, ang laro natin ngayon ay truth or dare. Wika ng katrabaho nila na may hawak na empty bottle. Oh, maganda yan! Gusto ko yan! May ibang katrabaho na gusto ang laro ngayong gabi. But before that, here's the rule. If you say truth, tell the truth. But if you say dare, you have a consequence. But there's more. If you don't accept the consequence, you will have to... Itinaas ng katrabaho nila ang isang shot glass. You will have to drink this. Gayong pinayagan si Alvin na manligaw. Mawawak si ba ni Jana ang pagtingin kay Luis? Anong gagawin ni Luis gayong may karibal na siya sa puso ng dalaga? Ating subaybayan ang buhay ng isang among umiibig sa Made with Love. Maraming salamat po.